Pero ano? Ha? Pero ito yung ano, dito talaga ako nagtataka sa iyo talaga. Depende kung sasagutin mo to, ha. 'Di ba sa Baguio kayo nakatira, 'di ba? Pero bakit hindi kayo naging pro Bantag, eh si Bantag na sa Baguio? Sandali. Okay lang kung ayaw mo sagutin, ha. Sa iyo. Simple. Hindi, sasagutin ko 'yan. Ah, sige, sige. Ako wala akong pakialam sa mga comment section diyan na negative kung ano. Normal 'yan. Sabi mo nga kahagagabi sa akin nung isang araw, nyo, pwede ka bang makaumakyat sa live ko? I-off ko ang comment section. Ang sagot ko sa'yo, huwag mong gawin yan. Pabayaan mo silang mag-ngak-ngak dyan, magalit sa akin. Murahin nila ako dyan. Kung anong sabi nila, hindi naman ako mamatay eh. Hindi naman nila ako nasaktan. Hindi naman nila ako nakuro. Ito pa rin. Mukhang aswang pa rin. Panot pa rin. Bungal pa rin. Sa tanong mo, sasagutin ko. Taga-Bagyo ako, bakit hindi ako nagbantag? Unang-una siguro, mabuti ang Diyos. Mabuti. Bakit? Nung na-interview ko si Herbert Kulangkol, live yun, hindi naman ako mapipigil kung anong sasabihin ni Herbert Kulangkol. Teka. O yung nakakulong? Yes. Na-interview ko yun. Nilabas ko yun. Nilabas ko. Ito. Malay ko ba kung anong mga sasabihin ni Herbert Kulangko against kay Bantag? Malay ko ba kung ano yung mga pasabog niya sasabihin laban sa isang personalidad na kagaya ni Bantag? Ngayon, nilabas ko na yon. Nasundan pa ng isang retiradong general na dating CIDG na witness laban kay Dilima sa katauhan ni Retired General Jerry Valeroso. Puro negative ang sinasabi. Panahon yun ni Pangulong Duterte. Ngayon, na-aresto ako ni Kernel Ibay June 23, 2021, ata yun, di ba? Nung na-aresto ako. Nung time pala na yun, pinapatrabaho na rin ako ni Bantag. Pinapatrabaho niya ako. Trabaho as in, trabaho na? Hantingin. Ah, okay. Natsimpuhan lang ako ni Kernel Ibay. Nung natsimpuhan ako, paglaya na, nakabil na, accident, kumain ako sa Seafood Island. Mm-hmm. Diyan malapit sa Manor Hotel. Sa Kamjan, hey, Seafood Island. Araw ng yung Sunday restaurant. Yan. Araw ng Sunday. Uh-oh. Seafood Island, kamayan yan. Kamayan. Alam ko yung halian, tapos na akong kumain, maghuhugas ako ng kamay. Nadaanan ko mismo si Bantag. Nagkatitigan kami. Biglang din, Potragis ka, ikaw si Ninyo, di ba? Yes, sir. Dumanon ako. Nung ginanon niya ako, EI ka, gago ka, G.O. ka, ganito, ganyan. Swerte mo na, aresto ka ni Ibay. Kung hindi, patay ka na ngayon. Dumanon. Bakit yan ang problema ko sa inyo? Sinisira mo ako sa social media. Ginawa niyo ni Herbert Kulangko sa mga vlog mo. Magkano binayad sa'yo? Hatapatan ko. Ha? Nagulat ako ron. Sir, walang ganon. Nung sinabi niyang, utragis ka, papapatay niya daw ako ng gano'n. Ginawa ko, may tinawagan ako. Sir, hindi ako kalaban ng gobyerno. Bata ako ni ganito, ni ganyan. Yun, tinawagan niya, kinumpirm. Tao natin yan, hindi kalaban si ninyo, hindi marunong mag-edit ng video si ninyo. Puro live yan. Okay, hindi niya ako ginalaw. Swerte mo. Sumagot si boss, gumanon siya. Swerte mo. Ayusin mo yung pang-aliming mo, sabi niyang ganon. Ngayon, sabi mo kung taga-Bagyo ako, bakit hindi ako? Eh, naka-experience ako sa kanya ng personal na ganon, ng ugali niya eh. Tapos, babantaan ako, tapos kayo magbabantag ako? Napakagago ko naman. Diba? Ang sabi ko nga, si Bantag, may maraming nagawa na mabuti sa Biocor. At kung ano man ginawa niyang mabuti, obligasyon niyang mabuting gawin yun, dahil official siya ng gobyerno. Pero yung ginawa niyang mga katarantaguan, bakit hindi inabas ang ibang vlogger yun? Oh. Di ba? Yung kagayang pagbubungkal na naghahanap na kung anong miminahin na Gintoro na wala naman palang permit ang dating DOJ Secretary Minardo Guevara. Nagsalita si Guevara, wala siyang binigyan na permiso na gawin niya. O bakit ba't nagginawa? Oh. Doon may pagkakamali siya. Ngayon, hindi ko sinasabing totoo yung sinabi ni Herbert Kulangko. Hindi ko sinasabing totoo yun. Normal yan naman. Eh, nagtatanong lang ako eh.
Di ba? Ay, ayun ang sinagot. Sa akin. Ayun ang sinagot ay, ang gagawa mo doon. Nag-ibay, hindi napapapay na ako. Baka nauna pa ako kay Perselapin. Hindi tayo nag-uusap ngayon. Hindi ako nakatyo pa kagabi. Kung nagkataon. Oh. Ay, marami ka rin jowa, ah. Pero ano, babala. Alam mo, bes, pag sinabing maraming jowa, isa lang ibig sabihin yan. Marami akong pera. Kasi may pambayan. Ganun lang yan. Pero ano, pero siyempre ikaw, may na-experience ka kay Bantag. Pero itong mga kasama mo sa Iskonyan, talagang todo suporta kay Bantag. Wala! Umangkas lang yan, mga yan. Umangkas lang sa popular ni Bantag. Pero yung pagiging popular, hanggang kailan? May tatago ba ni Bantag yung katotohanan? Pabayaan nila ang korte ang magsalita. Hindi nila pwedeng sabihin na inaapi si Bantag. May kakayahan si Bantag kumuha ng abogado na magagaling. May kakayahan siya na mag-hire ng abogado. May kakayahan siya. At saka ano, di ba? Saka tama yung sinabi mo, di ba? Paano kayo tutulungan ni Bantag na sinusuportahan nyo? Eh, sarili niya nga, hirap na hirap siyang suportahan, ipagtanggol. Oh. Hindi naman masamang mag-i-depensa mo yung isang tao. Kasi, sa ating mga vlogger, kuya, kung sino ang trending, yun ang kinokontent. Totoo yun. At hindi maiiwasan na may mga palipad dyan. May mga sponsor na mga follower, na mga parites na matatanda na nawala naman alam ang utak. Ay, kawawa naman kanito, ganyan. Kasi sa ating Pilipino, likas ang manawain eh. Sa akala mo, aping-ape. Pero, para matuwa ka doon sa vlogger, at yung vlogger na mangmang din, para ituloy-tuloy niya yung ginagawa niya kahit malina, ang kanyang ginagawang depensa ng depensa, may natatanggap eh. Para hindi maputol yung natatanggap sa ibang follower, at doon sa kusinong Panginoon niya na nagbibigay pa sa kanya ron, tuloy siya sa katarantaduhan ng pagbablog niya ng suporta niya ron. Ganun ang labanan dyan. Di ba? Pero ano, pero hindi na kasi naging maganda, ito lang kasi para sa akin, no? Hindi kasi naging maganda. Kasi nung sinusuportahan nila si Bantag, ang lumalabas, nagiging masama si Boying. Ayun na, yun. Ano. Yun ang datingan na. Totally. Paboro ako sa sinabi ni Secretary Rimulya. Alam ba nila ang batas? Alam ba nila ang batas? Mag-aral sila ng batas. Kaya nga bago ako bumakba kay Bantag nung mga pass, nung kainitan nung issue na yan, pinapanood ko si Rimulya eh. Pinapanood ko si Bantag. Sabi ko, mali dito si Bantag. Kasi una-una, kahit anong explanation mo sa social media, sa media, press, hindi makakatulong sa'yo. Dapat ang gawin mo sa korte ka mag-explain at maglagay ka ng tagapagsalita mo para ang nagsasalita mo na yon siya ang malintikan, hindi ikaw. Pero ginawa niya, inaako niya lahat eh. Siya ang spokesman ng sarili niya. Hindi naman makakatulong yun eh. Dapat doon ka lang sa korte. May limitasyon ang pagsasalita mo. Lalong kaso na yan eh. Eh, abogado si Rimulya, napag-aralan siya ni Rimulya ng galaw niya ngayon. Napag-aralan siya. Tsaka ano, tsaka ito rin yung ano, tinamo, yung ginagawa nila kay Bantag, ganun din yung ginagawa nila ngayon kay Tevez. Ayun ang napansin ko eh. Yung pinaka-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 pin